Hey, what's up mga pops? It's your boy Winchester. And ayun, DIY naman ulit. Maglalagay ako ng honeycomb grill dito sa ilalim nitong bumper ko. Kasi pinutol ko na yung lumang line dito sa gitna nito. Kasi pangit na rin. Ayan. Yung honeycomb ko para sa mesh grill. Ayan. Tapos, ito yung natira galing dun. Or sa pinagkunan ko nitong sa mismong grill. Ayan. So, ito muna yung karton. Gagawin ko dyan, pattern. Tapos, ilalapat ko na lang dito para diretso cut na lang. Then, sabay kabit, gagamit ako ng barena tsaka mga cable tie na kulay black. So, ayun mga paps. Stay tuned. And ayun nga pala mga paps. Kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe. And hit the notification bell button para updated kayo sa mga videos na lagi kong i-upload. Ayun, so guguhit muna ako ng pattern para dito, para mas madali yung magiging trabaho. Yun, so nagawa ko na yung pattern mga paps. Ngayon, ikakat ko na to, tapos susukat ko ulit dito para mas malaman ko kung tama na ba yung pattern na ginupit ko. One eternity later. Alright, so ayun na mga paps, nagawa ko na yung pattern. Ngayon naman, ang gagawin ko, ilalapat ko na siya doon sa honeycomb mesh grill para gawan din ng pattern and then ikat na siya. Alright, let's go. Alright, so ito mga paps, kitang-kita naman natin na sobra-sobra pa talaga siya. Yung mesh grill. Ayan. Ayan yung pattern. Hindi pa siya umabot sa dulo-dulo. So, bali, ang gagawin ko is siguro ito. Kasi meron ng pre-cut dito sa kabila. Or ito. So, ito yung mangyayari na gagawin kong cut. Ayan. Guguhitan ko lang siya ng kung anong matulis na bagay para may susundan ako pag ginupit ko siya ng cutter. Alright. Wait lang. Alright, so ayun, magka-cut na tayo. Ito na mga paps, tapos ko na siyang ikat. Yan na yung itsura niya. So, ngayon, iti-test fit ko naman siya para malaman natin kung okay na ba yung sukat niya. Oh, piyaman ni popcorn. Alright, mukhang okay na. Kailangan lang ng konting bawas dito sa area na to. Ayan. So, wait lang mga paps. Alright, so ito na mga paps. Nag-uumpisa na ako magbutas-butas dito sa bumper. Bale, nangyayari, parang itinatahi ko siya dito sa mga gilid-gilid. Ayan. Ayan. So, hindi ko siya mapapakita ng buo paano ko siya ikinabit. Kasi lobat na talaga yung phone ko. 5% na lang.
kailangan ko muna mag-charge ng phone. Pero eto lang yung process, mga paps. Eto, yan. Ganyan lang cable tie. Meron akong barena. Ayun, para mas madali yung pagbubutas. Ayan. And nasukat ko naman na hindi na siya. Babangga siya ng konti dito yung fog light ko or yung LED light ko. Pero okay lang. No problem yon. Tapos, eto dito din. Ganyan siya, bubutasan ko yan. Unti-unti. Hanggang doon. Ayun lang. So, bali ganun lang yung pagkakabit nung ano, DIY mesh grill ko. Dito sa aking bumper. Ayun. So, sana nakakuha kayong idea dito, mga paps, kung paano siya gawin. Paano siya i-DIY. And maraming salamat kung natapos niyo yung video na to. Pasensya na. Lobot na yung phone ko. And ayun, I hope nakatulong yung video na to. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please hit like, comment, and hit the notification bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Peace out. Alright, so ayun mga paps. Nakapag-charge ako ng konti. So, pakita ko lang din ngayon. Tapos ko nang lagyan ng cable tie. Yan. So, binutasan ko siya dito ng barena para maganda yung kapit. Yan. So, tingnan natin kapag front view. Wait lang. Yan, so ito yung front view niya, mga paps. So, hindi masyadong halata yung cable tie. Yan. So, ayun, satisfied naman ako sa pagkakagawa ko. Yun, so okay naman yung pagkakalagay ko. No problem. Bali, ito, yung sa fog light, kayang-kaya pa rin. Okay na okay pa rin yung pag ginabit. Yun. So, napakatibay, walang kagalaw-galaw. Ayan. Ganun lang mga paps. So, kung plano nyo mag-DIY, ito sana may makuha kayong idea at magawa nyo rin ng maayos. Ayan. Maraming salamat sa suporta mga paps. Peace.